Fan love is fun love. In this week's episode, I sat with my friend Tenshiko and a few of her friends to talk about their fandom biases. As a former DJ, I kind of was desensitized with music and in a certain way was taught not to have, you know, music biases. So this week, I sat on their table and talked about what it's like to be a part of a fandom. From JPop, CPop, and of course the ever-rising KPop, we cackled, we laughed, and we had a lot of fun. This is a Cup of Coffee podcast. Welcome to the podcast. I am honored to be in the presence of all the ladies in the podcast tonight. I have Kay, who is a K-pop fanatic. Hi, Kay. Welcome to the program. Hello. Good evening, everyone. Hello. Ayan. Hello. So, later malalaman natin kung anong, kung saan siyang fandom mapupunta. And of course, I have my, from, ay, nakita ko, may mga photos ni Jin. So, obviously, alam ko kung sino ang bias niya. Ladies and gentlemen on the podcast, Ariana Jean. Hey! Hi! Good evening! Thank you for having me here. And later on, magpa-plug din siya tungkol sa kanyang bagong novela ba to? Novel ba? Storyline? Oh my God. We have someone that represents C-pop as well, China pop. Mel! Hi, Mel! And hello! Hello! Very shy. Very shy si ate. Yeah, ako. Okay, okay. Yan. And of course, one of my closest friends, someone that introduced me to a song that until now is one of my favorite, Niji. Nino. Oh, di ba nag-react ko? Nino. Nino. Sakurai, hello. Ayan. Hi, Jan. Hello. Ayan. I don't want, although disclaimer, hindi lang babae ang nagkakaroon ng interest dito sa pag-uusapan natin ito. It just so happens na mas madali silang kausap kasi ang mga lalaki in denial lagi pagdating sa sa pagiging fan, mga fan ng mga groups. Hindi ba? Totoo naman yan, di ba? Then, true. Alright? True. Denial. Yes. So, pero si Jed hindi. So, very supportive si Jed. Right, Kay? Oo. Ano, ayaw mo sabihin na army din ka, pero okay lang. Army. We're actually talking about fandoms, not just the army, of course. Although, unfortunately, kasi ako, I will be honest, hindi ako familiar sa other fandoms. I am not familiar with the fandom. It just so happened na kaya ako familiar sa army is because nalulong ako sa BTS journey last year. So ngayon eh nakaka-recover na ako. Nakaka-recover na ako. Recover? Oo, tinalo pa niya ang COVID in all fairness. Ang BTS ay ganon, ang aking COVID vaccination. Sila ang aking COVID vaccination. Sila din ang aking mental health check, sila din lahat yan. But anyways, we'll talk about that later on. But again, we're not just going to be talking about BTS per se, but more on about how the culture happened here in the Philippines. Back 2016, 2015, am I right, Tenshiko, when I met you and you are already a part of... Okay, 2010, sorry. Ayan, tanda na natin. I know. Edit na lang natin yon. Edit. Pero way back, when I met Tenshiko, she introduced me to a group. Now, I will be honest, very hesitant ako before, right? Yes. Right? I didn't want to even hear it because I barely know what the music is all about. But, Tenshiko was really, you know, how do you call that? Persuasive. Talagang, hindi, pakinggan mo lang. Isa lang, sampa. Diba? What was that song that you first asked me to dance with you? Nino. Sorry. Himitsu. Himitsu, yeah. Sorewaki. Yes.
we were dancing that way back. And little did I know that together with that specific artist, Arashi. Am I correct? Arashi. Okay, Arashi. Isang member nila si Nino Mia is now one of my favorite vocalists in the J-pop industry. Kasi alam talaga yung hindi kasi nag talaga sa akin yung ganun. Nag-achieve din niya si Nino. Hi. Dito yung Niji, nag-resonate siya sa akin because diba, ang ganda. Gusto ko talagang music genre. Yung kahit nakaupo ka lang, chill ka lang. To be honest, until now, barely understand what he was saying, but his voice, it explains to me everything. Tapos yung emotion, yung performance niya with the flying piano, epic until now, epic pa rin siya. That's very sad. Ikaw! So let's start. Try mo minsan. Ikaw, Tashiko, when did you start falling in love with that music? As far as the music is concerned, J-pop, J-pop, actually, matagal na. Early 2000s din. Actually, diba, mga bata tayo, ayan, Voltes 5. Imposible, hindi nyo alam ang Voltes 5. Yes. Sa kamatayan tayo. So parang, diba, sobrang ganky niya. Limit yung kabataan. Diba? Sobrang happy niya. So, 10 and 10. How would you not enjoy that? So, I guess eventually as the years go by, there are certain music. Like, I started nung nag-work ako, puro rock talaga. Alt rock, I used to sing, banda-banda. Then, I got into J-rock. Kasi, ang ganda ng yung progressive type ng rock music. Kasi, hindi siya masakit sa tenga. Rakrakan sila, pero hindi sobrang gigil. Not like punk. Although, I'm okay with punk and metal sometimes. Pero, they don't really scream. Although, merong certain brands that do. Pero in general, as J-rock, chill sila. Maganda yung tone, maganda yung music as a whole. I got into one of the most famous J-rock bands, which is Lark and Shell. And from then, tuloy-tuloy na din. Tapos, I also watch anime, I watch J-dramas, Japanese dramas. And then, I came across one of my favorite animes na Goku-sen. Tapos, may live action siya. In-air siya dito. So, kasalanan to ni Matsu Jun. Oh. 2005. I'm so sorry. Let's be honest. Ang tsaka ng pagkakagawa. Let's all... I think what happened there is that it brought that certain genre to real life. And kasi before naman, ang anime lang, period. Diba? Anime lang. When they started doing that, na ginawa nilang live action yung anime. Mm-hmm. Now, you know, in Japan, they've been doing that for a long time na. It's already, live action drama is a norm there. It's mm-hmm. just that they brought it here for other people to see. Tapos parang on and off na lang din yung pagsunod ko. And then, tanda ko yung day na yun. October 29, 2005. Diba? Yun ang final anniversary ko. Anniversary talaga. So, yes, man. As in, that was the day that, okay, I researched him. Ay, may group siya. May group pa si Koya. So, sige, check. Then, that's the first time I saw Show. Sakurai Show, hence my name. Sakurai Show. Kasi mo na ang Sakurai. Yes po. Ay, di ba pinakasalan niya? Okay lang. Yeah, Mel, ikaw. Okay. Di ba ikaw, you were into as well C-pop? Ito, J-pop, C-pop. Okay. J-pop, I get that. Nakikita ko naman yung influence ng Japanese sa atin. Kasi nung bata kami, wala kaming cartoons maliban sa anime. Hindi naman ako din. Magkakaedad lang tayo. Bakit China pop? Bakit China? Kasi kailan ba nag-start yun? Pwede 2000 something? Early 2000. Nahilig ako manood ng mga Chinese dramas. Uh-huh. Then, yung mga OST nila pinakinggan ko. Then, suddenly, may mga recommendations dun sa songs. So, pinakinggan ko na siya ng pinakinggan. Kahit hindi ko naiintindihan yung sinasabi. So, nahilig na ako makinig ng mga
Chinese songs. So, question, sino sa inyo, so, napanood nyo naman malamang, lahat naman siguro natin tayo dito, napanood natin Meet Your Garden, hindi ba? Ay, hindi ko napanood yun. ano yun? Inakanta ko yun sa stream ko. Kahit anong version ng Meet Your Garden, hindi ko siya nanood. May performance si Vanessa Wu. Ay, yeah. He did it recently. Yeah, di ba? Ano kata ka yun? Shiny Super Brothers. Hindi. Sa Shiny Super Meow Brothers, ano? Meow the Eye. Yeah. Oo, bumirit si kuya mo. So, okay. Live performance si Kuya. Original ang boses pero syempre obviously lip sync lang kasi medyo nakakatanda-tanda na si Vanessa. Anyways, yan, Ariana, total nakabalik na yes. Internet mo. Nilamon. Yes. Sorry. Oh, nilamon for that. Oh, go. Bakit ganun? How did you start? Oh, nawala na naman siya. Ay, hello? Yan. How did I start? Well, marami din naman ako pinagdaanan na fandom from J-pop, J-rock, ganyan. Kaya ako nakilala si Ate Jamie dahil sa Arashi. Tapos, noong 2018, narinig ko lang sa Spotify, parang, uy, sino yan? Hindi naman siya masyadong maka-J-pop, ay K-pop noon. Kasi focus lang sa Arashi. Tapos, kung meron man ako nagustuhan is DBSK, if you're familiar with them. Yes. I think that was January 2018, nung narinig ko sila sa Spotify. Tapos sabi ko, ostig naman, mic drop yung kanta. Tapos sinerch ko. Tapos hindi naman masyadong mahilig talaga sa K-pop. Pero parang there's something about them na talagang, wow, ang galing nila mag-perform. Yun talaga yung nagustuhan ko sa kanila. Tapos, yung songs nila, yung mga messages ng songs nila, tapos yung artistic way ng kanilang mga MVs, yan, parang maraming message and kwento na talagang nakaka-entice for me. Tapos, ayun, na-inlove na ako sa kanila and that's it. Parang hanggang ngayon, 4 years na. Iinggit na si Kay. Nakikita ko yan. Pero in all fairness, wala pa ako nakikilala ka tulad ni Kay. Kay, why? And ako kasi mahilig talaga ako sa music. Bata pa kami. At dito sa probinsya kasi, yung FM mo, talagang yung antena niya, ilalabas mo talaga doon. Tapos yung mga top, baby top, hindi pa namin niya nung pinsan ko. Tapos yung MTV, countdown yung year end. Kasi sobrang labo kasi hihilaw yung mga cable pa noon. At saka na, jot down talaga namin yung mga, kung lumabas yung kusino yung top na kung lumabas yung mga favorite namin. So, hindi talaga rin ako agad sa K-pop. Diyos ko, binabash-bash ko pa nga yan dati. Niloloko-loko yung anak ko. Tapos, ulit sa K-drama talaga ako. Talagang super in love ako sa K-drama. Tapos, yung mga OST, yung pinaka-favorite kong OST is yung sa Secret Garden. Kasi yung ganda nung OST nyo. So, yun pa lang yung mga nakapag-introduce sa akin sa mga Korean songs. At saka nung nahilig yung Zumba, nakizumba din ako. So, doon yun. Doon ko narinig naman yung Big Bang. So, maganda yung beat nila. Very danceable. So, sa mga nagzumba, di masaya, ganun. Tapos, nung makatid ko, so kami dalawa, yung anak ko kasi, may anak na ako, 15 years old na siya ngayon. So, syempre, yung generation niya, maano talaga siya, sila K-pop. So, ano ba, nabibigyan ako anak? Sabi kong ganyan. Tapos, binabash namin siya nung kapatid kong isa na ayan, di naman namin maintindihan yan, ganyan. Hanggang itong lokare kong kapatid, sinubukan niya, yung BTS yung sinubukan niya. Tapos pinipilit niya ako, ate, pakinggan mo, dali. Ay, naku, may ano ba naman yan, ganyan pa ako sa kanya. Ate, magaling, pakinggan mo, sabi ko. Tapos ang nauna kong narinig is Boy in Love kasi ang laki nung song na yun eh. Isa yun doon sa nagpasikat talaga sa Boy in Love. Ah, okay naman. Tapos na curious ako kasi si Halsey, syempre mas kilala ko yung mga US, ano eh, yung US. Mas familiar ako sa mga US singer. So, opa, nakipag-collaborate Halsey sa kanila. So, okay naman. So, hindi pa rin. Tapos, nung yung on, pinapanood siya nung kapatid ko. Sabi niya, tingnan mo. Kapag magaling nga. Kasi na pandemic, syempre, eto na, wala na akong magawa. Ano, pilit-pilit niya ako. Kasi, pakinggan mo nga kasi narinig ko na yung on. O, sige, magaling na nga. Tapos, eto na, pinarinig niya na ako. Eto na, pinarinig niya sa akin yung mic drop. Just
Oh my God. Oh my, yes. Mic drop. Sabi ko, gula talaga ako. Oh my God. Sabi ko, oh, ikaw na bahala. Sabi niya, sumunod. Magaling, di ba? Sabi niya ganun. Oo nga, sabi kong ganun. Kasi yung beat niya is very, di ba, influenced na siya ng US sound. So parang, yeah. Oh, sabi kong ganun ha. Sabi ko, surprisingly, very catchy. Sabi kong ganun. Tapos na, today, and then so on and so forth. Tapos dumating na yung Dynamite. So nung bago mag-Dynamite, ayan na, baliw na ako. So, lahat na nung pwede kong panuoding documentary, pinanood ko, may pag-iyak-iyak pa ako, ganyan. Tapos naloka na yung kapatid ko, nalampasan ko yung level ng pagka-ano ko sa K-pop. Sa BTS actually, is nalampasan ko pa siya. Tapos may pinapanood ako na docu na natat yung ibang K-pop group, yung mga kung paano yung mga trainings, ganyan, kung paano sila nakakasok. Oh my God, napaka-talk pala or napaka-hirap ng training period nila. And then after the training, mas yung pressure pa sa kanila, yun ako humanga. So, oh my God, napaka-ano pala nitong K-pop na to. Hindi basta, oy, marunong ka kumanta, ganito ka, magagwapo ka, artista ka. Hindi eh. Parang mag-training ka for a long time and then hindi mo pa sure kung magde-debut ka. And then pag nag-debut ka, ito na yung sandamalmal na, alam mo yun, yung pressure na nasa inyo to make it. So yun, doon ako sa na-curious. Doon ako na-curious sa kanila. Then yung mga variety show, sila, doon ko naman sila nagustuhan. Yung personality naman nila. Ganun, doon ko sila nagustuhan ng music. The meaning, yung lyrics, yung mga lyrics nila, na ang sabi nga nila, may certain meaning siya nung sinulat ng BTS, pero kung paano siya, kung pag narinig mo siya, kung paano mo siya maramdaman, it can also be applied for yourself. Parang ganun. Which is true naman na. Si Isa, kasi bagong dating si Isa. Hello po. Ano yung focus mong music? I mean, and why did you start focusing, I mean, why join that Fandom? Currently po, I'm a fan of Japanese electropop music. I'm into Perfume now. This girls, electropop trio Perfume. More into futuristic music po sila, electropop po. So, nag-start po ako sa kanila. Actually, nag-start po talaga ako sa J-pop from 2007 to Janice Idols po. So, dun po nag-start. Pero for Perfume, naging ultimate fan lang po talaga ako starting 2012. Nagpunta po ko, agad po ako sa Singapore to watch their concert. Malala ito. Malala yan. Kaiba yan, I swear. I mean, no, but the question is why? Why po? Is music? Kasi po, yung iba po yung dating ng music ko nila compared to what I hear here in the Philippines. They're into futuristic pop po talaga. I'm into electropop music po kasi, so I was attracted to their music. And their technology po kasi nila, more into visuals po kasi yung concert nila. Ini-incorporate po nila yung high technology ng Japan po sa concerts nila. If you watch po their concert, nasa Netflix po yung dalawang concert po nila na Reframe and Time War po. Parang meron po silang ginawang projection mapping. Different kinds of technology po sa performances nila. Projection mapping po, drones, mismo po sa performances nila. Tapos hologram po, technology, high technology po talaga sila. When it comes to performances, I will be honest, like I started listening or I accidentally listened to because I was forced to listen to K-pop dahil ni Kenshi ko. Ako din. Ako din. Way before dahil sa hinayupak na Wonder Girls na yan at nobody but you. You know I still love you, baby. And it'll never change. Doon ako nagsimulang, doon ko sila unang napakinggan. That's how I was introduced. Now, however, I was still hesitant kasi, well, a lot of you have already seen Wonder Girls, right? Apo. Yes. Like the same person. Kahit nagre-revolve sila habang nagsasayaw, halos magkakamukha sila. And to be honest, I felt off kasi parang clearly, it feels as if hindi sila tao for me. Kasi parang feeling ko, ay, manufactured sila. Yung image. Kasi yung image. Magkakamukha,
Mabuti na lang, papalit sila ng buhok kung hindi. Diba? Buti na lang yung isa nagra-rap ng English sa huli. Kung hindi, Sam. Alalala. May gusto po ako sabihin, pero if you divulge into J-pop, mas makaka-relate po kayo kasi human po sila when it comes to their, I mean po, hindi naman po compared to K-pop po na. Kasi they start from scratch, they train from the start po. I know may training din po ang K-pop, pero pagsabak po nila sa stage, sa J-pop po, they train from, they start from the very bottom po talaga. Parang hinahasa po sila as time progresses, as they perform on stage. Doon po kayo makaka-relate sa J-pop. Epic. Ako kasi, when I was in high school to college to the first couple of years of my working life, DJ kasi ako. So, I've already taken everything off of my music biases. Kasi I don't have a choice. But if you can ask... I like everything. Oh, I'm not supposed to like anything because pag nahahala tayo ng director. Listeners, kaya naman, no? Kasi remember mo, itanong mo pa kay Vicky before, napagalitan si Vicky before kasi sobrang hilig na hilig siya kay sa TLC. Pareho kami, nakasama ko siya. Nag-DJ din ako eh. Oh. So pareho kami kinausap. Kasi di ba parang may set, meron kang susundin na sequence na kipi-play. Yes. So, ganun. Siyempre, pag OPM, parang kung ano yung sikat ng OPM, which is parang, oh my God, parang yabang, no? Hindi. Pero, siyempre, nung bata-bata ka, hindi yung trip mo. Yeah. Ayaw mong i-play as much as possible. Pero, di napagalitan kami. Exactly. Kaya nga, so parang feeling, I guess, na-immune ako for the longest time ng mga, because of that idealism, na you're not supposed to just like one specific genre. Kasi yeah. Ganun, parang, kasi bakit? Binabayaran ba kayo ng TLC? So yun. So parang ang naging idealism ko is that I have to remove my music bias and then I have to apply kung ano talagang dapat, kung ano yung dapat kong i-play. The job. But to be honest, like right now, I medyo, sorry, medyo natanggal na yung idealism. Meron akong specific na playlist lang for BTS. I'm so sorry. May sarili akong Spotify playlist ng BTS lang. But ito yung question ko. So clearly, right now, in this group of panel, other than me and of course Jazz, which is, you know, we're technically women. Huh? Why is it that the male people, the male fans are not as vocal? Why is that? I think, just wanna ask. Tinong kasi siguro sila. Siguro nahihiya silang aminin. I think nahihiya sila. Kasi siguro para feeling na, that's too gay to be listening to boy bands. Parang ganon. Yeah. But although I do have male friends, not straight male, who actually listen to J-pop, J-rap. Kasama ko siya sa stream kahapon. We played Arashi all night. And it really depends. If malawak naman yung pag-iisip ng lalaki, yun yung problema. Kasi how people view them, how people would react, yun nga yung sinasabi. And I don't want to offend BTS. BTS malawak daw. Parang, hindi ganun yun! That's very judgmental. Yes. It's not right. Hindi porket lalaki nakikinig sa lalaki, ganun na agad. Gusto mo yung lalaki? Hindi, bakit? Nakikinig kayo ng hip-hop, lalaki din yun, trip nyo ba yun? Hindi, di ba? Mm-hmm. Ito nga ang malala eh. Mas malala sila pagdating sa basketball. O, di ba? Lalaki din yun. Tamay. Pero hindi, like, I actually saw a documentary in YouTube. Exiles, if you guys are a fan of BTS, medyo alam pero it's not about BTS itself, but it's actually a study of how other people look at fandom differently and on why bakit daw nga mas malaki yung numbers ng babae. But if you're going to look at the spending power, mas malaki ang nagagastos ng mga lalaki sa sports specific fandom rather than ang mga babae sa mga idols nila. Ito pa, ano yung sa tingin nyo, bakit most, I mean, you're going to actually notice this because I started as well with this. Bakit foreign music ang pinakikinggan ng Pilipinas at hindi masyado ang OPM? Dala na rin po ng colonization siguro po.
lalo na po, we were colonized by the Americans. Nadala po tayo ng culture nila. Siguro po, dala na rin po nun. Yeah, and we're like, we're nice to foreigners. Like, technically. We're nice to people who colonized us. Too nice. Yes, too nice. Diba? I have to agree. Okay, natin. Ikaw, Kay. Of course, I know you personally because you have a family. How does this sort of fandom impacted your family? In a way na ang buong ang mga anak mo ang nag-set up ng background mo. Yung asawa ko yung nag-set up ng background ko. Loko-loko talaga. Sorry. Sorry. Pero ano kasi, syempre yung ano po na nga, hindi ko masyadong sinusuportahan yung ano ko sa mga pa-K-pop niya. So syempre, waging-wagi siya nung napa-K-pop na ako. Wagi siya. Madamay siya eh. Kasi sa'yo nga yung asawa ko, syempre. Alam ko yung storya niya. Ikwento mo sa kanila kung bakit mas... Kaya tuwang-tuwa si Jed na naging K-pop fan ka. Bakit tuwang-tuwa ang mister mo? Pag may bagong aabangan, lahat nagawa na namin, tapos nakatambay na kami ganyan sa TV. Oh my God, ilang minutes na lang kaya. Eto na. Ganyan na. Comeback na. Ganyan na. So, pero, yun. Yeah, tapos, ang kwento sa akin ni Vicky. Ang kwento sa akin ni Vicky before, yeah, ay, kasi si Kay is a collector of very luxurious bags. Hindi naman. Grabe. Para sabi ni Vicky, sabi daw ni Jet, ibibili ko na lang ng BTS merch kaysa sa luxury. At comparison sa merch prices. Ako lumalabas, so hindi ko wala na akong magagamitan. So, at saka hindi, kaya din siya masaya. Hindi na siya nagigirapan ako anong ipapa-birthday niya sa akin, ipapapasko niya sa akin, ganyan. Hindi na siya masyadong nahihirapan. Alam niya na, tatanungin niya yung anak ko, anong gusto ni mami, gano'n, ganyan. So, yun, kaya may... Ano, nasa wishlist na ba ang Boston bag ni B? O, ano? Friend. On ship, transit na ba, Kay? Pa, sa May pa yung second batch sa ano. May kapatid po ba yan? Sa first, Diyos ko, parang segundo lang, sold out na. Anong kalokohan ko? Ikaw, Jazz. Kasi si Jazz, ito kasi consistent siya ng panahon na pag magkakasama kami. How do you call that? He bounces from different fandom regularly. So naka-mute ka, wag kang yes nang yes diyan, naka-mute ka. So sorry naman. Sorry. Yeah. So bakit din yun sa K-pop? I started with Rain. Rain. Si Rain. If you remember yung commercial ng Clear dati. Yeah. My name is Rain. Na-curious ako, sino ka? Tapos, sinerge ko, ay, ang galing ni Kuya mag-sing and dance. Tapos, halata ko kasi na kung kailan ka nagsising and dance, kailan ka lang nagda-dance and miming. Sabi ko, ang bongga ni Kuya, parang ang hanap ng lungs. Tapos, sumunod na nun is, di kasi ito masyadong sikat sa Pinas, yung G.O.D. Na first-gen K-pop. Oo, mga... Don't worry, we know it. Don't worry, J-pop people know it. G-O-D. Natouch ako dun sa song nila, yung Road. Mm-hmm. Yun, yung why I have all these achievements, but this is really my path. Parang, may message din pala yung mga ano, hindi lang pala pampa-induct ang ano, music nila. Tapos, natigil, and then sumunod na si Big Bang. Yeah. Kasi mahilig ko pa, Big Bang. Sa Big Bang. Siyempre na at visuals talaga ni T.O.P. T.O.P ka? Okay. T.O.P. Tapos sabi ko, ay, sino tong isa? G-Drag. Yes. Parang yung trend ko, parang yung mga rappers ang gusto ko lagi. Mm-hmm. Ang bumasag lang talaga is si Taemin ng Shiny at saka si Kim Hee-chul ng ano, Super Junior. Parang mga feminine naman ito. I didn't know pala na yung nagustuhan ko ang BTS, hindi ko alam na sila ang kumanta nung song na No More Dream. No. Parang ang tagal ko bago na-realize, sila pala yung kumanta nung gustong-gusto kong pakinggan na song. So yun, tuloy-tuloy na. Tapos lagi ko, yan si Mother kahit sa Maynila, paggalit-galit, Big Bang na naman, Big Bang, na loka ka na naman ang ganyan. Tatakas ako sa mga meetups namin, manunod lang ng Big Bang, tapos siyempre si Sandara, hello. Pero yung wag lang wonder. Ikaw Mel, ano yung
storyline ng CPop. Kasi to be honest, I haven't heard that. J-pop, narinig ko na yan. Kasi syempre, sa tanda kong ito, kauna-una kong Japanese ang narinig, ganun yung kay Utada Hikaru. So, let's automatic. Automatic yun. Automatic yun sa tanda kong ito. Utada Hikaru. Ano nga ba title dito? Yeah. Oh, that's cute. First love. There you go. Ano yung sinabi mo na CPop? Ano yung unang kantang papasok sa utak mo dapat? K-pop? F4? Taiwan yun, pero it's Is it considered as K-pop, as CPop? Ah, kasi... Sina Dimash, ganun? Or... Sino ko sa CPop? Hindi, sino nga yung una na isip mo, girl? Yung una na isip sa CPop? Oo. Sino ano? Sina Leizang? Shang Yixing. Tsaka sina ano? J-Cho? Ito yung question. So, for everyone in the panel, like, other than, of course, yung music nila, and their, of course, their faces. Let's all be honest, they're not, hindi masakit sa mata ang mga itsura nila. It's medyo alam natin yun. But what attracted you to their music? I mean, to them as a person. Kasi like, I love the music of Mariah Carey. I love that. But I cannot say that I'm a Lambili. Kasi Lambili yung name ng fandom. Right? Yeah. Mm-mm. I cannot say, like, for example, kahit na sobrang fanatic ako ng BTS, I cannot say that I'm an ARMY because hindi naman ako, kasi nga, yun nga, parang natuto pa rin in the back of my head, I cannot just be a focus on BTS because I'm pretty sure there's a whole lot of music spectrum, di ba? So, ano yung naka-track na sa inyo na, okay, this is who I will be standing for, and this is what my belief should be as well. I will align my belief to this specific group. Ikaw, Tenshi ko, bakit Arashi? Bakit si Sho? Ang tanong ko. Basi. Ang guwapo eh. Lachi ko na. Ang guwapo eh. Diba? It's all fair naman talaga. I came prepared. Sure. Actually, hindi yung mga poster nasa likod. Ayan. Pero ano, kasi iba yung bonding nila ever since they were young. Yes, I agree. Ano? O, diba? Yung mga ano din. Iba sila. Talagang totoong magkakaibigan sila. As in, kahit saan mo sila dalhin hanggang ngayon. Ayun, iyak. Kasi iba yung bonding ni... paano ba? Kasi nag-start sila, mga bata pa eh. Kasi kayo din natin. So, teens. 13 na, ganun. 13, as in, si June, hindi yan nag-apply. Nakita lang siya ni Johnny, ay, okay itong batang to. Kunin natin siya. Sige naman si June. Si Nino, pinilit ng nanay. Sige na, ma-apply ka na, anak. Sinuhulang pa ng pera yan. Para... Kahit kasi talaga, kahit sobrang love na love ko ang karakter ni Nino, at kahit na gandang-ganda ako sa boses niya, parang lagi siyang kulang sa sustansya. Ever since talaga, payatin si kuya. Ba? Parang, makainin mo sandwich kung batang to. Kailangan ko yung ano yan, biro namin dyan, si One Pack. One Pack. So ganun lang. Diba? Si One Pack. Ano yan, medyo tamad talaga siya. Hindi dyan. So, like, okay. Ano yan, pinili pa yung nanay niya yan para mag-apply. Pero since magaling siya sumayaw, magaling siyang umanta actually. Dapat mai-inherit niya yung company ng lolo niya. Pero since ayan na nga, si Ono, pinintang din. Si Sho, trip lang nila magbabarkada. He is, ano ba, heir. Mayaman sila. Uh-oh. Hindi niya kailangang magtrabaho actually kasi may inherit niya yung ano. Pero ang talino niya, he graduated from KPop. Sana ba? Nagnapasya dapat tonight. Sure. Hindi kasi, he's an economics grad. Saan ka makakakita ng economics grad na idol? Madalang, hindi lahat nagtatapos ng studies, di ba? Kasi iuunahin nila yung kaya niya sa K-pop. Kasi syempre, di ba, uunahin nila yung career nila. Hindi sila nakakapag-aral, which is sad. Some of them do, but he juggled that. Yung tenacity niya, yung determination niya, yung times na gusto niya mag-give up kasi yung family niya ayaw yung ginagawa niya. Yun na lang eh.
parang tang ina, kung hindi ko stando, ano na? Tapos rapper din siya. So kaka nakakita ng graduate ng KEO, rapper, newscaster. Newscaster. He's a newscaster in Japan. Everybody respects you in Japan. So ang kawa, ako ito na. Kasi, perfume ka, di ba? Perfume. Apo, perfume po. Perfume, if I'm not mistaken, female yan, di ba? Apo, female group po. You're one off. Like, kasi syempre, ako, I kind of connect with, visually, maganda panoodin ng BTS, ang K-pop, kasi puro lalaki sila. Pero ikaw, girl, so why? Why? And what made you resonate to them? Actually po, maganda rin po yung banding ng Perfume ever since they were kids. They started as indie idols po sa Hiroshima After School. Doon po sila nabuo as a group. So, hindi po sila nag-give up. Konti lang, wala pong umattend sa una nilang live sa hometown nila. Sila-sila lang nung staff nila. So, nakakalungkot din po yun. Pero, look at them now. Nasa malalaking stage na po sila ngayon. Hindi po sila nag-give up. So, doon po ako nakarelate sa pag hindi po nila, hindi po sila nag-give up sa dreams po nila. And I think that is something that a lot of people resonate. Like, I can attest to what happened to BTS as well before na literal na halos sinuwerte. 200 lang. Yun din yung debut nila, swertihan lang. Buti na lang. Oo, fill in lang sila nun eh. Fill in. That kind of things resonate to a lot of people because it's literally alam mo yung parang underdog story. Yes, true, very true. Natututunan ng mga tao sa mga nangyayari. Like, I guess that's one of the things that resonates to everyone here in the group is that alam natin kung gaano nila pinaghirapan yung step by step nilang kakuha. And any chance that they are, how do you call that? And this is something as well that is very different from our culture here, is that every step na nakatapak sila, ang pasasalamat nila hindi sa management, kung hindi sa fans. Sa fans. Fans lagi. Unlike here, pag hindi mo pinasalamatan ng Star Magic, tatanggalin ka sa Star Magic. Tama yung share lang ako. Kasi yung iba kong friends, so, syempre, hindi sila masyadong makarelate kasi wala talaga silang hilig. So, tinatanong nila ako kasi syempre, yung age na sabi, bakit ka napagusto, ganyan? Bakit silang nahiligan mo? Sabi ko, why not? Sabi ko, alam niyo namang mahilig ako sa music. Pero sabi ko, bakit BTS? Sabi ko, alam mo, generally ka ako, yung K-pop, magagaling talaga sila kasi nag-training sila eh. Talagang sabi ko, magagaling sila, I will not take it away from any other group, magagaling talaga sila. Pero sabi, bakit BTS ako? Napakaganda ng backstory nila ka ako. Napakaganda ng backstory nila. Tapos yung feedback ng ibang artist din sa kanila is napaka maganda. I mean, meron kasi ako nabasa before na isa sila, hindi lang sila, pero isa sila sa yung totoo yung samahan. Meron daw kasing iba. Ah, totoo. Oo nga. Hindi sa K-pop eh. Diba? Yung iba parang hindi daw magkakasundo. In reality. Oo, hindi naman sa sila lang, pero isa sila. Lalo sa generation nila, parang isa sila doon. So yun tayo eh. Di ba sa mga telenovela, dyan tayo na. Agawan ng yaman. Sabi ko, pero ito, question ko. Ano ngayon yung difference? And may rason kung bakit ito ang tanong ko ha. Ano yung difference between a fan and an obsession? Hindi ko alam. Obsession? Kung wala siguro akong obsession, wala na akong motivation. Char. Okay. How do you now, like, how do you now, how do you call that, separate yourself from that kind of, person na parang, baka mamaya naman, papunta na ako ng, hindi pala ako fan, obsessed na pala ako. Kasi you have to, again, I'm not saying that you should put a stop to whatever that you're doing. I'm saying, where do you put the line between, punta na ako ng obsession. Mm-hmm. And what do you say to other people that are almost there?
kaya nga ako I feel like I'm very lucky because I have that idealism of I shouldn't just listen to this group. I shouldn't just play their music. I have to as well find a different, you know, group or a different song, a different genre para hindi ako nasa-stuck. Kasi baka nga mamaya, maging obsession ko na, mahal ang Boston bag ni V. Correct. hindi pa pumalo ng 1 second. Sold out. So how do you, for example, ikaw Mel, how do you tell the people, okay, you have to draw the line, hanggang dyan ka lang, bakla, baka naman mamaya, ganyan. Ito, no. Kung supporta lang yung ibibigay mo, supporta, pwede naman. Pero yung talagang yung buong pagkatao mo na is ibibigay mo dun sa idol, hindi naman. Parang hindi tama siya. Parang hindi naman tama yun. Magtira ka naman para sa sarili mo. It's not good for your mental health din kasi pag ano eh. Pag sobra. Ganun, pag uli London. Ay, no ba? Ay, grabe naman yun. Diyos ko, grabe naman yun. Bago na siya. Break na daw sila ni Jimmy. Break na daw sila. Work season na ni paper at ba yun? Cardboard Jimmy ba yun? Pinakasalan siya. Grabe. Oh my God. Kalalara ng palalas. For real? Yes, unfortunately, meron ganong klase. Ang siya lang, cardboard Jimin at saka all the longa. Ganon. Sakit ka ba? I feel like you are very, how do you call that, passionate about your support in with perfume. How do you say to your co-fan na, uy, teka lang, medyo baka naman mamaya nag-o-over na tayo from being a fan and being obsessed to a person? Siguro po, for me, siguro po, parang feeling ko na sa struggle siya kasi parang feeling ko nakakross na siya ng line. Kasi po sa Japan, uso po yung stalker fans din po sa Japan. Siguro po, for me, hindi ko po, pagdating ko po siguro sa Japan, hindi po ako magka-cross the line na i-stalk po yung to wherever they go or something po. They have rules. Yes. Stalker fans have rules. They're too fights. Hindi ba alam? So alam mo na, medyo papunta ka na ng Oli London. Hindi! Inasal na si Sho to someone else this October, last October, so I'm like, last year. Umiyak ka? Hindi, nung mismong kinasal siya, parang I was numb for a while. Tapos nitong December lang, kinasal na siya. Para sa nagsingin. Tsaka siya nagsingin, tagal. Tagal niya nagsingin, tapos kinasal na siya, hindi niya ako nintay. Ganun drama. Pero hindi, joking lang, paano ba? Kasi, I write fanfiction. Alam yan ni Arian, ayam ni Lisa, ginagawang po sila ng fanfiction with their idols. To the point that, it's NC-17, there's ganon. So, so, I'm that kind of person. So, there's the imagination there. You let it out that way, I guess? But me, imagining myself really with, yeah. Physically, parang impossible. Kasi, alam ko sa sarili ko, hindi niya ako matatypan. Tsaka, iba yung, di ba? Yeah! I'm not belittling myself, pero let's be realistic. Realistic na. Realistic. Hindi ako matatypan. Sige po, Ate Jamie. Sige, Ate Jamie. It's like, kasi meron talaga mga delulus. Totoo yan, madami. Ang daming delulu. Super, ang dami. Sa bagay, delulu din naman ako kay Matsu dyan before. Okay lang yan. Yun yung tawag natin sa mga sarili na. We're delusional, pero at least alam na, we're still kind of grounded. Uh-oh. Na alam natin na, hindi talaga. Hanggang fans lang kami talaga. Like when Ara, she was asked, would you go out with a fan? They all said no. Pero ang weird lang, si Ibang, nakatuloy yan na, normal person. So I'm like, okay. So I think dapat, yung you have your, may fina-follow ka, pero you still live as you. Yeah. You know how to step out of that zone of being a fan. Hindi ko puro fandom lang, parang, gawa ka rin ang life mo. Destructive. Oh. Yes. Destructive sa sarili mo, sa family mo. Alam mo yun? Oo. Siguro yun. Kung may priority, may oras. Yun, priorities.
Hindi naman all the time yan ang pag-uusapan mo. Pasak may makita kang tao. Siyempre, alamin mo din yun. Kasi, naman draw yun, inspiration yun. Lang, kumbaga, from them. I guess what I'm trying to say is that you have to find a very healthy community to support each other rather than, alam mo yun yung, kasi may nakita din akong fandom or, well, hindi, I doubt that they're called the fandom. Kasi parang their main focus is to just attack another fan. Ay! Sase! Anti. Sa K-pop, madami yan eh. Mm-hmm. Yun nga, Chavez, may narinig din ako. May alam din ako niyan. Noon pa, mga old, original K-pop group. Talagang, there's two fandoms in parang concert na siguro mama or parang similar to that. Mm-hmm. Magkatabi daw yung rival fandoms. SNSD ba yan? SNSD tapos yung sakit sa bangs. Parang why would you do that? But is it kahit kahit ang panahon ng ano eh, di ba? H.O.T. G.O.D. G.O.D. at saka H.O.T. Pero hindi kasi going to look at it. Is it not the exact opposite of what of the point of doing that of the is exactly like I'm not gonna just drop a group or anything. Just, for example, fandom versus fandom. A K-pop group, ito yung foundation, ito yung vision nila, ito yung moral standpoint. Right? Clearly, ako yung tawa ko ay K-pop idol. Hindi naman ako siguro magsasalita na i-hate nyo yung kabilang grupo. Kasi like, for example, again, I understand that we as a fan would want to protect the bubble of where of the idealism of our idols, right? Like, we want to protect that and we want to make sure na we maintain that kind of, how do you call that, yung moral stand nila. Pero, iba pa rin yung kahit mag-aabala ako, pupunta ako sa kapilang panda, mangbabara ako ng mangbabara. Iba pa rin. Maraming time. Ah, jobless. Hanggang makalimutan na niya na fan pala ako nung kabila. Oo. Ay, balik ako. Meron na akong ganun. Meron na akong, how do you call that? I've read one of, how do you call that? Parang isang Twitter post. I can't remember. Basta I'm gonna look for it. Pero ako nabasang Twitter posts na conversation between a fan and an anti. Siguro it lasted for almost like back and forth a week. Ano? Ang toxic. Fandom, di ba? Si Fandom. Ito yung Fandom. Ito si Toxic, di ba? Atake si Toxic. Nag-post si Fandom, atake si Toxic. So si Toxic, ang si Fandom, ang rather than kumalaban, tinanong niya si Fandom, si Toxic, bakit toxic ka? So, kuda ko si toxic. Ay, kasi ganito, ganyan. Eh, bakit nga ganon? It lasted for almost a week. My God. Natapusan, nag-sorry si toxic kay ganon, kay fandom. Pero yung mga tao from fandoms, they don't really want to hate on other people, the I guess mean people mostly. Meron din kasing mga patola. Yun yung problema. Yung patol, ay hindi, ganyan. Actually, sister ko ganun eh, toxic na fan. Ayoko lang ganun. Kasi yung parang ano siya yung, kasi kilala ko si ano, si ganitong idol. Hindi ganyan yung pagkataon niya. Ay, close kaya. Hey, girl. Close kaya. Oo, parang, hindi yun yung tipo niya eh. Sana okay ka lang. Girl, oo. Ganun yung sister ko. Again, aligning ourselves to my topic for the month, which is of course for the love. So we're really now spreading love according to being a fan, our love to our idols, right? Meron akong isang, I don't know if you guys, and again, I don't wanna like be focused on BTS, I just don't want to, but it just so happened na, how do you call that? Napanood ko yung isang, how do you call that? Isang YouTube, Jolly, the YouTube channel ng Jolly, that they had a priest react to the song of the BTS, which is Idol, which literally, parang ang, again, parang idolatry, ganon? Oo, na parang, surprise yung pare, na akala ko nga idolatry ang sinasabi nila. Akala, nakamute ka kayo, hindi ka na, hindi ka na kamag-salita, tatay. So parang,
ang sabi niya, kaya akala ko gano'n, akala ko idolatry ang ang ipinobroadcast nila. Ang sinasabi pala nila is, you can call me that, but it's that's just not me. And it's a portion of me, but it's not, yeah, not the whole, I'm as well a singer, I'm a dancer, I'm a son, I'm a, you know, ang dami nilang parang, yes, they wear artists, a lot of hats. Yes, exactly. So parang, again, we want to say that we love our idols, but literally we just support them. Ang hirap din kasing i-differentiate between support, na support ka lang talaga, you listen to the music, you stream their songs, you know you stream their videos and stuff like that. That's support. Pero right, iba pa rin yung talagang only London love na parang apaltan ko na yung pagkatao ko. Magpapapalit ako ng citizenship, magpapaka-Korean ako. Parang pupunta ako sa ganito. Ano naman yung sana okay ka lang. Ano yung masasabi niyo doon na blind love and faith to their idol? Na parang ano yung kasi ako for example ako pag nakakakita ko ng tatabi kayo, hoy bakla, kalma ka. Ano yung sasabihin niyo sa mga people that blindly support just their idol and just focus on them? Jessica, they need help. Kasi like what I said kanina na, use them as your motivation or channel your energy and draw inspiration from them, pero you're still you. Yung mga ganun kasing tao is parang they live like their idols. They want to be, masyado na yung they want to be, kasi pwede mo naman siyang gawing inspiration inspiration lang. Huwag kang magkocross na you forget about you. Pumapasok pa rin talaga dyan yung mental health mo na kailangan alam mo pa din kung sino ka. Kasi diba mother, dumating ako sa time yung kagagahan ko sa Big Bang na parang ako si T.O.P. Sigasigang keme, gano'n. Hindi naman pala kayang panindigan. Diba? Okay, ikaw Mel, ano yung sasabihin mo na, hoy, kumalma ka lang, girl. Kalma ka lang dyan. Ito. Itong si Mel, sobrang kalma lang, no? Parang nakikinig lang ako dito. Igano mo yung abs ni Lay. Sorry, hindi ko tinitingnan ng abs ni Lay. Sorry ka, hindi. Grabe yung... Ikaw, hindi lahat ng tao kasing laswa mo, Jazz. Huwag kang ano dyan. Pero grabe yung production niya lagi. Ano? Sa mga... Naloka ako yung mix ng traditional Chinese instruments sa music. Parang, kuya, paano na gawa yan? Ikaw, kasi ako, I will be honest, tenshi ko. Ikaw, ano yung mga parang, ano yung mga, how do you call that, yung flagship idealisms ng Arashi na parang, ay, that's why I'm gonna... Arashi, ang image nila is family. Okay. Ang fans nila, from kids to lola at lolo. So, it's like, I swear, entire families ang nag-apply sa FC group nila. Tapos, kasi sila, ang ano nila is, yun din, love yourself, do your best, gambare, like, kaya mo yan. Marami silang uplifting and supportive songs. Mga ganun. I guess that's also one of the things, aside from the sound. Kasi hindi siya normal na Western sound eh. It's absolutely not Western. Na, I guess that appealed to me. Na, kakaiba siya sa normal na pinakikinggan ko na. Usually, alternative rock. If I wanna go alternative rock, I would just choose like Vertical Horizon, Dishwala, stuff like that, mga banda. Pero if I want to feel that if I'm down, I would listen to Arashi. I would listen to Pansha Kengeki Ami Arashi. Ano yun? It's like no matter what happens, things will be okay. Smile again. Bakit ganun yung hey, yung isa lang sa isa sa pinaka nag-resonate na kanta ng Arashi sa akin, nakakaiyak pa. Ay, Miji. Kasi love song yun ni, love song ni ano. Anyways, ikaw Isa. Ano naman yung ganun, yung kay sa perfume na parang perfume. Actually sa perfume kasi hindi sila mas into lyrics, more on to performing dance routines talaga sila. So hindi rin ako makarelate sa lyrics nila actually. So, totoo siya. Pero ikaw, again, hindi po, may sasabihin din po ako, fan din po ako ng One O'Clock. So, okay, naging fan po ako ng One O'Clock na
depressed po ako. I-release po nila yung song na Chaos Meet noong 2011. Ah, oo. Yun po, yung time na yun po, sobrang depressed po ako. Inulit-ulit-ulit ko po yung kantang yun. Yun po yung nagpa-confirm po sa akin. At maganda po kasi dinedicate rin nila itong kantang to para kay Miura Haruma po. Kasi di ba yung initials nung song was yes all po. Of them? Okay, all, yung na, tropa. Tropa nila. Nilita ka. Kasama sila doon. Yes. So I'm like, okay. Ikaw, Aryan, syempre medyo paghihiwalay ko na kayong dalawa ni Cake. Ano naman yung, anong kanta ng BTS na talaga, ito na to? Ano yon? For me, ang comfort song ko yung ano eh, Answer, Love Myself. Love Myself. Yon, talagang pag you, when you feel down, papakinggan ko siya. Maganda kasi yung lyrics niya eh. Yes. Parang oo nga, kung hindi ka perfect, love yourself, kumbaga ganon. Talagang... Ikaw yung sa'yo? Yun. Ako? Ano ba yan? Sino ba si Kitty ito? Di ba ikaw lang? Ako, na. Sa vocal line, gusto ko yung zero ako lang. Gusto ko talaga yun. Ano yung part? Gusto ko yan eh. At then, nandito siya sa wrist ko. Oh, yeah, parang bang feeling. Malalapin na. Pata 2 level na to dahil. Nako. Wala ka, wala ka. Lahat ng album cover, naririto sa braso. Oh. Ay! Oh, pero huwag magkalimutan. Talagang, ano, ito, pwede mo itong ilig. Talagang, ewan ko lang. Yung napag, ano, ako, tripan ko naman. Kasi, awan ko, pag may narinig ako yung kanta nila na, oh shit, ang ganda talaga. So, parang, yun yung gusto kong, tsaka ano, Microcosmos gusto ko din yan. Love na love ko yung kantang yan. Actually, lately ko lang na. Sa Sarapit Line, gusto ko yung Tear. Oh my God, I like that one. I want to know if there is something for the listeners out there and that has no idea where to start. And they want to, and you are the one, kayo yung spokesperson ng grupo na ng fandom nyo. Ano yung first song that you will introduce to your group, to the listener? Ikaw muna, si Isa. Pressure. Wait lang po, for one, okrak po. For sure. Isang kanta lang. Baka mamaya, bigyan nyo ako ng isang buong album, mahirapan ako niya mag-track. Kaya Smith po, promise po, uplifting song po siya. Anong kanta po yun? One o'clock. Sila yung kumanta nung sa Rurouni Kenshin. Yun na lang. Yes. Yung movie. Oh! Parang yun, di ba? Yun. So, sila yun. So, astig sila, I swear. Si Mel, anong isi-share mo sa amin maliban sa nakaganyan ka pa rin hanggang ngayon? Bakit siya? Ano yung kanta na pag para... I mean, I'm not saying that we want to turn them into a K-pop or a J-pop fanatic or anything. It's just that if you're going to introduce this genre to them, ano yung kanta na ibibigay mo sa kanan? Ay, ito, pakinggan mo sa kanan. Within this year, Mel. Within this year. Ang sagot. Within this year? Try lang natin, ha? Try loading. Wala na. Ano? Bakla, kamusta ka na? Nadya ka pa ba? Paggalawin mo yung bato. Galawin niyo yung bato. Kung kung kay J-Chow, mostly pinapakinggo ko sa kanya is yung Love Confessions. Hindi ko alam yung Chinese title niya, pero yung English title niya is Love Confessions. And medyo luma na yung mga pinapakinggo ko kanta eh. And ano, I think Mama Deha? Ano, Listen to Your Mother, na kanta ni J-Chow. Gusto ko eh, parang yeah. Okay, wait lang. Iganon natin yan na, attention, ilista mo, pakilista. Madami! Madami! Love So Sweet. Hindi ko na lang alam kung hindi nyo alam ang Hana Yoridango. Oh! Yun. Love So Sweet. Oh my God. Oh, yun. Si June, the guy there, is Wish. A member of Arashi. Wish. Pero yun nga, apart from that, yun nga, kansya kan si Yami. Basta ako talaga ni Iji. Pakinggan nyo talaga ni Iji. Ay, oo, maganda. Yun din. Eh, si Ino lang yun. Sino lang yun? Kahit na kansino. In all fairness, like, that's one thing that I am ngayon, na parang, I don't really care if you're a part of a group or something. It's just that if the song resonates to me, I will appreciate your band because your band generated this song. And I love that song so much. Until now, magte 20 years ko na pa nakikinggan hanggang ngayon. Wow. Mm. Oo. Japanese song, ito agad yung 20 years
beyond 20 years na rin naman ang Arash. So. Diba? I mean, let's be honest, hindi naman ako bata or anything. It's just that if there's someone to ask me, anong magandang Japanese song? Ah, ito pa kailangan. Kaya nakihanap ko yung tissue mo kasi... Tapos hanapin mo yung lyrics ha, yung ano, translation. Translation. Oo, hindi mo yan eh. Ikaw, Ariana. Yes. For me, ang dami kasi akong marerecommend. Alam ko na, kumalma ka. Kalma. Siguro, first yung ano, mic drop kasi doon naman ako nag-start. Agad din, so may pangalawa, may second, diba? Oo, tapos ano, pag gusto mo maging political at makaka-relate ka, I would have to recommend yung Bepse, Silver Spoon. Spring day, political eh. Spring day, yan. Pwede rin, spring day. Actually, yan yung number one pa rin nila na song sa Korea. So, yun, yung ilang sa nasa ano bang? Nasa chart, lagi siya. Melon ba? Daon. Melon. Oo. Spring melon. Day. Yun, spring day. Tsaka, kung gusto mga cutie-cutie, siguro, Boy in Love. Boy in Love, hindi yung Boy with Love, ah. Uh-huh. May dalawa. At tsaka, Converse High. Dami, may listahan. Hindi ako prepared. Oo! Okay, ano yung magandang isang mga yung song pag sinabi mo na okay, if you're going to introduce someone to the BTS group, ano yung kantang yun? Siguro kung dun sa mga senti kong friend, siguro Fake Love. Ay? Oh. Di ba? Kasi love kay Jungkook. Hugo talaga siya sa BTS. So yun. Pero kung dun sa medyo nahilig dun sa mga upbeat, it's Mic Drop talaga. Kasi talagang nung napanood ko, oh. Ah, totoo. Tsaka yung performance kasi. Yes. Oo, nakakaloka naman. Hindi na pang tao. Oo, naloloka-loka na ako, sabi ng asawa ko. Sige nga, pakitaan mo nga ako ng isang magandang, yung may sayaw daw. So, on yung pinakita ko sa kanya. Ako, pag halimbawa, in love na huli nang na-in love, got music OST pa siya ng 81 plus. Sweet Night! Sobrang ganda nun. Sobrang ganda. Alam mo bang, I have a 2-year-old. Na yun na kinakanta ko siya sa kanya every night before. Para aww. Lang. Kasi, ng melody. Maganda yung melody. Maganda. Para siyang lalabay. Yes, okay. Yeah. Pero yung meaning, ang sakit. Dahil. Ay! Kinantaan mo ng pain. At tapos ako din I would personally endorse for BTS is ano ba vocal circus Manny B. Yung stigma ay. Ba't ka bumibirit ate? Wait lang, kumalma ka. Sa J-pop, ni G talaga yung in-endorse ko. Wala nang iba kasi, unfortunately kasi, hindi ako nakapag-focus ng ibang kanta eh. It's kasi, okay. Basta ako sa kantang yon kasi that's the only, other songs kasi, it kinda doesn't resonate to me. Ang nakakapagtaka lang is because this kind of songs, although hindi natin alam yung lyrics, resonates to us. Why is that so? Bakit may ganun? Tatanungin ko kayo, kasi kayo, you clearly are, you know, a fan of a group that you barely understand what they're saying. Pero bakit ikaw, Arian, bakit nag-resonate sa'yo ang Mic Drop? Eh, mukha ka namang pabebe. Mukha ka namang pabebe. Bakit Mic Drop? Eh, halos, alam mo, in all fairness naman sa media, ito lang yung kanta nilang nakita ko or narinig ko na may konting yabang na sila. Pero parang, di ba? Parang, bakit parang, Mic Drop out of all the songs ng BTS, dun ka pa sa medyo angsty version. Di ko nga rin alam. Siguro na astigan ako. Sabi ko, ayos yung lyrics dito. Parang may angas. For a boy band na ganun yung ano nila, yung lyrics niya. Parang, kahit kayong kapatid ko naman na hindi nakikinig ng J-pop or K-pop, yun din yung nagustuhan niya. Yung Mic Drop. Ang astig naman nitong group na to. Ganon. Siguro yun yung for me na naka-interest sa akin sa kanila. Tapos syempre, yung performance. Actually, yung performance na din talaga eh. Yun. Ikaw, Tenshiko, bakit nag-resonate sa'yo ang yung isang kantang yun? Sansha kang Getty Ami Arashi. Madalas kinakanta nila yun sa concert pagpadulo na. The best reason why I'm suggesting that kasi right now Arashi is on hiatus. They stop all group activities.
as a group lang. But the other four members are doing their own thing. One of them, Ono, who is kind of like their main singer. He has like Nino na, ang ganda ng vocals. The message of the song is, we will all meet again. Everything will be okay. We will smile again. And thank you for staying with us. Kasi, ano yun? As far as yung samahan nila. Iiyak na yan. Grabe, I hate you. Wag, iiyak din si Arian. Alam niya yan. Umiyak kami dun sa documentary nila. May documentary sila sa group sa Netflix. Na dinitalya nila kung bakit sila mag-hiatus. Everything that led to it. Everything, their plans, yung sama ng loob nila. Hindi naman sa sama ng loob, pero parang yung sayang. Kasi we've gone so far. 22 years? Well, 20 years. Saan ka nakakita ng idol group na 20 years? Like, babe, ibang samahan yun. Hindi na ba? Diba? It's not about themselves. It's about the fandom. It's about the music. It's about... Hindi lang... Yeah. So, it's something that really resonates with me as a fan na, sige, mag-aantay kami. Aantayin namin kayo. Hindi na ako mag-trip. Nakugot ka bakla. Kasi ako ha, like, kasi nga, nanggaling na din naman sa'yo na yung Perfume is a visual performer, right? Naisip din ako. Oh. Ano pa? Ang dami mong Fandom bakla. Nakakapagod. Ay, marami ay, yan. Meron din Perfume, sa Perfume din po. Meron po silang kanta na Dream Fighter. So, yung main message po nun is never give up on your dreams. So, yun po yung naging parang fight song po nila. Mm-hmm. Within their group. Mm-hmm. Pero, Dream Fighter po. Bakit ka ba ganun? Kasi, again, as a person, you kind of resonate to something that you're going through as well. Yes. Right? So, ano yun? Kailangan mo bang, ano ba, may boxing match ka ba na susundan? Ikaw okay. Bakit ganun? Bakit? Ikaw, isa ka pa din may mic drop ang nakahiligan eh. Huwag kang sasagot na nakamute. Okay. Ano, katulad ng kay Arian, na doon eh, yung parang may impress, na-impress talaga ako. Although nga, sabi nga niya medyo maangas yung kanta. Pero dahil mahilig naman nga, dahil nga, medyo yung favorite ko talaga is sa US, diba? Sa US medyo ang ganun yung mga ibang kanta ng mga hip-hop. So parang, uy, hindi pala. Kasi nga parang, pareho lang. Yung parang nung narinig ko, pareho lang naman. Parang ganun. Pero nung narinig ko yun, oh, wow, parang napaganon ako. Pati ganun yun, parang, yun na nga eh, angst na nga yung kanta nila, pero hindi angst na paatake. Oo, parang gano'n. Kumbaga ang kanila, kaya kong protekta ng sarili ko. Pero, so for example, like other hip-hop groups in the US, na ang gano'n eh, palakihan ng itlog, payamanan, yes. nakain, di ba? Pera-pera, ganyan. Pero yung sa kanila, angsty, hip-hop pa rin naman, angsty din, pero hindi payabang. Yabang. Mm-hmm. Oo, di ba? And that's again, a whole league difference from, you know, the whole other genre. Jay, do you have any like businesses that you wanna throw in? Ay, wala naman. Dito lang ako sa bahay. Abang-abang ng package. Naloka. Sa bahay. Salamat, Shopee. Ay, hindi pala. I'm just a happy housewife and a mother. Yeah, enjoy my life. Congratulations naman dyan. Ikaw, Isa, anong pinagkakaabalan mo ngayon? Work po, tsaka fangirling lang sa Twitter. Sa Twitter spaces. Anong Twitter handle mo? So we can, you know, you can have followers. Come on. Isabel Andre po. Why po yung Isabel po? Isabel Andre. Perfect. Ariana, meron kang kailangan i-vlog na bagong book? Wala naman. Kasi yung last na ano ko, hindi pa rin napapublish hanggang ngayon. Charot. Pandemic kasi, hype na yan. Anyway, you can follow me on Twitter, Ariana Jean, at Ariana Jean. Tapos, Stream Friends by BTS, V, and Jimin. Yun lang. Yan. Ikaw si Tenshi po, medyo mahaba-haba ang ganun. Hindi naman.
Ayun, I currently do VTubing on the side. The app is called Reality App. You can download it on Google Play Store. My handle is Sakurai Tenshiko, but I guess kasi nahihirap siyang hanapin. But yeah, if you find me there, I stream usually in the afternoons, and ang content ko is more on random life, music streams, and tarot. So yeah. Epic. Thank you all again, girls. Thank you Thanks. For joining tonight. Thank you. And we'll talk more about other stuff moving forward. Don't forget to follow us at Spotify and Apple Podcasts. And please be sure to rate us so we can continue to grow. A Cup of Coffee Podcast is available in Instagram at acupofcoffee_ph and on TikTok at acupofcoffee_sam. A Cup of Coffee Podcast is created by Mama Sam Media.